God is good, guys. Welcome back again to my channel. Dahil kasalukuyan pa rin tayong naka-quarantine, guys. Naka-house quarantine tayo ngayon dahil pinagbabawal pa tayong lumabas at pag-alagala dyan sa labas. So, samantalahin ko itong pagkakataon na ito para mag-share sa inyo ng aking mga nalalaman para sa paggigitara, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, guys. So, bago ko umpisahan, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Isa sa mga pinoproblema, guys, ng mga baguhan sa paggigitara ay yung paano maging smooth yung paglipat ng kanilang chord to another chord. So, yung paglipat ng kanilang kamay sa ibang chord dito sa gitara, guys. Kasi ang experience natin dyan sa mga beginner sa paggigitara, nagiging marumi, di ba? Minsan kasi nag-uunahan itong ating daliri kung saan sila pipindot o kung saan ba talaga yung positioning nila. So, yan minsan yung problema sa mga baguhan sa mga nag-gigitara. And at the same time, pag tumutugtog na tayo ng mga kanta, ay parang nahuhuli tayo. Di ba? Parang na-out of beat tayo dahil nga hindi mabilis yung ating paglipat. Hindi smooth yung paglipat ng ating kamay sa ibang chord. Sa pamamagitan ng tutorial na ito, guys, titignan natin kung anong maitutulong nung isishare ko sa inyo sa problema natin yan. Eh, iba ko'y naniniwala na meron siyang maitutulong, guys, para maging smooth yung ating kamay sa paglipat ng ating mga chord dito sa gitara. Ang unang tip ko siguro, guys, is kailangan i-master natin yung position ng ating mga daliri sa chord natin dito sa gitara. Mahalaga ito, guys, dahil dito nakabase yung magandang tunog na ilalabas natin galing dito sa ating gitara. So, ibig sabihin, kailangan malinis yung pagpindot ng ating mga daliri sa chord natin. So, example, itong A chord natin. Kailangan malinis na nakalapat itong ating mga daliri dito sa ating string para yung tunog ay lalabas na maganda, guys. Hindi siya magiging marumi. So, kailangan nakalapat siyang mabuti. Then, at the same time, kailangan natin, guys, na itong daliri natin ay talagang sabay-sabay na pumipindot siya. Walang nauuna, sabay-sabay sila. So, yan. So, i-master natin yun, guys, kung saan ba talaga pipindot yung ating daliri, kung ang A na chord ang tutugtugin, at kung sa E na chord naman, saan ba sila nakaposition, at kung sa D naman, saan sila nakaposition. Then, later on, guys, pag na-master nyo na yung finger position sa chord, then magiging easy na lang sa atin kung paano tayo maglilipat ng ating mga kamay sa ibang chord, guys, dito sa ating gitara. My number 2 tip ay ito. So, siguro exercise na rin ito, guys. Pwede nyong gawin para mas lalong masana inyong daliri. Ganito lang siya, guys. So, ganito ako natuto, guys, sa pagsanay ng aking daliri sa mga chord. Ganito lang. Let's say, sa A. Chord A tayo. Yan. So, yung number 4, 3, 2. So, ganito lang ang gawin natin, guys. Strum natin ito ng 4 na beses siguro. Let's go. 1, 2, 3, 4. Then, up. Then, balik.
One, two, three, four. Up. Tanggal, balik. One, two, three, four. Tanggal, balik. One, two, three, four. So, ang gusto kong gawin natin dito, guys, kailangan itong daliri natin, sama-sama silang pumipindot sa ating chord. Yun yung gusto kong mangyari. Yung masanay itong daliri natin na dapat sama-sama silang, sabay-sabay silang pipindot sa ating chord. Alright? Dapat hindi nauuna yung isa, ganun, kasi wala na. Dapat hindi nauuna, dapat sabay-sabay. So, yun yung point dyan, kaya kailangan natin gawin ito. So, ulitin ko lang, guys, ha. 1, 2, 3, 4. Alis. 1, 2, 3, 4. Tanggal, then go. 1, 2, 3, 4. Ganon din sa ibang chord, sa E. Oh, 1, 2, 3, 4. Tanggal. 1, 2, 3, 4. Tanggal. 1, 2, 3, 4. Tanggal. 1, 2, 3, 4. So, ganon din sa mga ibang chord, sa G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. My number 3 tip ay ito, guys. So, kuha tayo ng dalawang chord at practicein natin yon. Siguro dalawa muna at doon tayo mag-practice sa paglipat ng chord. Let's say, kunin natin yung A pa rin. A tsaka E. Yan, A and E. So, ang gagawin lang natin ganito, guys. So, A, ganun pa rin. 4 times. Pwede pa rin 4 times. Go. 1, 2, 3, 4, up, E. 1, 2, 3, 4, up, A. 1, 2, 3, 4, oh. 1, 2, 3, 4. Yan. So, okay yan, guys. Hanggang sa pwede mo siyang bilisan. 1, 2, up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yun nga. Ang goal natin dito, guys, tinutulungan natin yung ating daliri na masasanay siya sa paglipat sa mga chord natin dito sa gitara, guys. So, tuloy-tuloy lang natin yan na practicein kahit may napipindot tayong mga ibang string. Normal lang yan sa mga nagpra-practice lang. So, darating din yung time, guys, na magiging smooth din yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So, tuloy-tuloy lang natin yan na proseso. So, pwede kang lumipat sa ibang chord gaya ng D to A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hanggang sa pwede mo nang gawin yung tatlong nota gaya ng D, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero dahan-dahan lang, guys, ano, para mas masanay tayo. Dahan-dahan lang natin. So, wag niyong gawin yung ginawa ko masyadong mabilis yun. Dahan-dahan lang. Kaya ito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, sa pagbaba ng ating pag-strum, sasabay yung sa paglipat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 2 chord muna, then pag nasasanay ka na, gawin mong 3 chord. Pag sanay na sanay ka na, gawin mong 4 na chord hanggang sa maging mabilis na sa paglipat itong ating kamay, guys. So, huwag matakot magkamali dahil lahat ng mga magagaling ngayon ay dumaan sa mga pagkakamali, guys. So, ganyan lang talaga tayo sa mga nag-uumpisa sa paggigitara. Tuloy-tuloy lang tayo, practice lang ng practice, then magiging smooth din yung paglipat ng ating kamay sa ating mga chord, guys, dito sa ating gitara. So, yan lang muna, guys, yung aking tip siguro ngayon sa smooth na paglipat ng chords to another chord, guys. So, sana may natutunan tayo at sana
okay sa inyo yun guys na tutorial ko. Ito ay personal na ginawa ko guys nung ako'y nag-uumpisa pa lang na matuto sa paggigitara. So God bless you guys. Ingat-ingat.